aga pa lang ay bumangon na si Cleo para maghanda ng makakain nila. Alam niyang lahat ng mga paborito ni Apollo dahil ilang taon din silang magkarelasyon kahit na palihim ang lahat. Ma'am, mga kamatis sa talong ang mga bagong pitas po mga yan galing sa farm. Magluluto rin po ba kayo nito? Nakangiting saad ng isang binatilyo habang daladalang basket na punong-puno ng mga bagong ani na gulay. Oo, pwede mo bang ipaghiwan ng mga kamatis? Lalagyan ko na lang ng itlog at ampalaya. Tapos, paihaw na rin ng mga talong para gawin kong torta. Wala ka bang gagawin? Napakaamo ng kanyang tinig na saad sa binatilyo. Oo naman po, senyora. Yun lang po bang gagawin ko? Natawa naman si Cleo dahil sa tawag sa kanya. Halos lahat sila'y senyora ang tawag sa kanya rito. Ate na lang, masyado naman yung senyora. Yan lang naman kung wala kang gagawin, nakangiting saad ni Cleo. Sinunod naman ng binatilyong iuutos sa kanya ni Cleo. Inamoy ni Cleo ang soup na niluluto niya. Palagi niya itong niluluto noon sa kondo ni Apollo at palagi niyang nauubos. Gagamitin niya ang pagkakataon na ito para maging maayos ang relasyon nila ni Apollo. Pero hindi dahil sa pangalan ng pag-ibig ko, hindi sa pangalan ng paghihiganti niya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang pananakit na ginawa sa kanya ni Apollo. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala niyang nakita niya. Malinaw pa rin sa kanya mga sinabi ni Apollo sa kanya noon at hindi yun matatakpan ng magandang pagsasama nila ngayon. Ipinaglaban niya si Apollo. Pero anong ginawa ni Apollo sa kanya? Pinili pa rin siyang saktan at iwan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Cleo. Hey, why are you cooking? Where's Ayanelia? Wika ni Apollo nang makita niya si Cleo. Napangiti naman si Cleo. Inalis niya sa isipan niya ang iniisip niya. Maghihintay ka na lang doon sa labas at doon tayo kakain sa ilalim ng puno ng mangga? Malapit na ako matapos dito. Wika ni Cleo. No, I'll help you. Umiling naman si Cleo sa kanya binitawan ang hawak-hawak niyang sandok at tinulak palabas si Apollo. Hey, I want to help you there. Pangungulit ni Apollo pero tinutulak pa rin siya ni Cleo palabas ng kusina hanggang sa makarating sila sa ilalim ng puno ng mangga kung nasan ang ibang mga pagkain. Huwag niyo na po siyang papapasukin ng kusina ha? Malapit na po akong matapos. Anas ni Cleo sa mga taong nasa isla na sa lamesa na at inihahanda mga ilang mga pagkain niluto rin ni Cleo. Naku iho, maupo ka na. Kami nga kanina ayaw niya mangialam kami sa kusina. Ang gusto niya siyang maghahanda ng mga pagkain ngayong umaga. Napakabuting bata. Natutuwa pang saad ni Yaya Nelia, isa rin sa pinakamatagal na sa rancho. Alam mo ba kuya, bagay na bagay kayong dalawa? Girlfriend mo ba siya? Malisyosong tanong ni Dino, ang binatilyong inutusan ni Cleo kanina. Nahampas tuloy siya ni Yaya Nelia dahil sa mga tinatanong niya. Napangiti naman si Apollo sa hindi niya malamang dahilan. Kung ganito naman pala ang mangyari sa islang ito, hinding-hindi niya pagsisisihan na nagpunta siya rito. Ilang minuto lang ang lumipas at lumabas na rin si Cleo, dala-dala mga niluto niya. Nakasunod naman ang iba pang tagapangalaga ng rancho. Here's the food! Masiglang saad ni Cleo sa kanya binabang isang palayok na naglalaman ng mga seafoods. Tinignan ni Apollo mga niluto ni Cleo at napaawang na lang ang bibig niya. Niluto lahat ni Cleo to? Did you cook all of this? Tanong na ni Apollo dahil sa dami ng pagkain na sa lamesa. Akala ay mong may piyesta. Oo kuya, siya nagluto niya lahat. Naging assistant na lang kami eh. Si Dinong sumagot. Inisa-isa ni Apollo na tingnan ang mga niluto ni Cleo at lahat na nakahanda sa harap niya ay mga paborito niya. Hindi alam ni Apollo mararamdaman niya dahil kahit ang mismong ina niya, hindi alam ang mga paborito niyang pagkain. Ganon din si Ivory. May nalalaman man sila pero iilan lang hindi katulad ni Cleo na halos lahat alam niya. These are my favorites, mahina niyang wika. Napapangiti naman ang mga tauhan nila sa rancho at nag-thumbs up pa si Dino kay Cleo. Every year ay bumabalik si Apollo sa isla para lang mapag-isa, pero ngayon may kasama na siya. Oo, paborito mo yan lahat kaya kumain na tayo dahil nagugutom na rin ako. Wika ni Cleo takman na sanang uupo ng hilahin siya ni Dino. Dito ka ate maupo para tabi kayong dalawa ni kuya, nangaasar ang tinig na saad ni Dino. Kaya natatawa na lang si Cleo sa kanya. Tiningnan ni Cleo si Apollo at nginitian na lang ito. Naupo na silang dalawa, ganun din ang mga tauhan nila. Sa isla't nagsimula na silang pagsaluhan ang mga inihandang pagkain ni Cleo. Nanguha si Cleo ng mga hipon at nilagay niya sa isang pinggan sa kanya binilatan ng mga yun. Nang matapos siya, binigay niya yun kay Apollo.
Pareho nilang paborito ang hipon at nasanay naman si Cleo na ipagbalat ng hipon si Apollo nung magkarelasyon pa silang dalawa. How about you? Tanong ni Apollo. Meron na ako, kainin mo na yan. Ani Cleo saka kumain. Hindi naman mapigilan ang mga kasama nila na hindi mapangiti dahil kinikilig sila kay Apollo at Cleo. Ate, ang swerte na mapapangasawa mo, no? Ang swerte mo naman kay kuya. Kapag si ate na pangasawa mo, siguradong palaging masasarap ng pagkain na makakain mo. Mas masarap kaya mga homemade foods kaysa sa mga restaurants. Nangaasar naman saad ni Dino. Nagkatinginan na lang si Apollo at Cleo saka sila sabay na tumawa. Ikaw talaga kung ano nung iniisip mo. Kumain ka na nga lang dyan? Tanging saad ni Apollo. Hindi man lang nilinaw sa kanila kung ano ba talagang relasyon nila. Payag ka nun kuya, ibang lalaki ang mapapangasawa ni ate. Di ba sabi mo dati ang unang babaeng makakatapak sa islang ito ang pakakasalan mo? Aray! Daing niya nang hampasin na naman siya ni Yaya Nelia. Wala talagang prenong bibig mo, Dino. Akala mo babae ko magsalita ng salita. Masakit yan, Naya. Totoo namang sinabi ni kuya yun noon eh. Nandun din kayo nung sinabi niya yun. Anas pa ni Dino habang hinihimas niya ang hinampas sa kanya ni Yaya Nelia. Lahat sila'y nanay ang tawag kay Yaya Nelia. Bahagya na lang nang umiti si Cleo. Naalala ni Cleo na minsan sinabi sa kanya ni Apollo noon na dadalhin siya nito sa isla nila pero hindi na nangyari nang mahuli niya ito kasamang best friend niya. Kumain na lang silang dalawa at nang matapos sila'y nagtungo si Cleo sa isa pang ilalim ng punong mangga at dinamang malamig na simoy ng hangin. Hindi na siya pinayagan ng mga tauhan sa isla, nalinisin ang mga pinagkainan nila. Magkakrus ang mga kamay ni Cleo sa dibdib niya habang nakatingin lang kung saan. Kung simpleng buhay lang ang pangarap mo, this is the perfect place to live. Napakatahimik, napakasarap sa pakiramdam ng simoy ng hangin. Walang polusyon na nanggagaling sa mga usok ng sasakyan at walang gulo. Ate, ito nang isuot mo kapag sasama ka sa farm sa film ng mga kabayo. Saad ni Dino saka binigay kay Clay yung boots at ang isusuot niyang t-shirt, pants at sombrero. Sige, salamat. Nakangiti niya saad, saka kinuha mga gamit. Bumalik na siya sa loob para makapagbihis. Nakaligo naman na siya kanina kaya magbibihis na lang siya. Pagkatapos niya magbihis ay humarap siya sa human-sized na salamin. Natawa na lang siya nang magmukha siyang cowgirl pero bagay na bagay sa kanyang suot niya. Minsan niya rin namang pinangarap na maging magaling sa pagsakay sa kabayo at ito ng pagkakataon niya para magawa yun. Hindi niya akalain ang lalaking pinangarap niyang makasama sa lahat ng adventure sa buhay niya noon ay siya pa rin ang makakasama niya hanggang ngayon. Iha, pinapatawag ka na ni Apollo. Hinihintay ka na niya sa labas. Saad ni Yaya Nelia. Sige po, Nay, palabas na rin po ako. Aniya, saka sumunod na sa matanda. Nang makalabas sila, inayos na din ni Apollo'ng suot niya. Nangaasar na naman ang mga ngiti nila dahil sa couple na suot ni Cleo at ni Apollo. Tiningnan ni Apollo si Cleo mula ulo hanggang paa niya at lahat ng suot nila ay matchy talaga. Mapagkakamalan talaga silang magjowa niyan dahil sa mga suot nila. Dino, tawag ni Apollo kay Dino na mabilis namang nagtago sa likod ni Tatay Matyas. Si Dino kasi nagbigay sa kanila ng mga isusuot nila. Iyan po kasi yung nabili ko sa bayan na isusuot nyo. Sinunod ko lang naman pong utos nyo, kuya. Sabi mo, bilhin ko kayo ng masusuot nyo ni ate para sa pamamasyal nyo sa farm at sa pagpunta nyo mamaya sa field. Aniya habang nakatago sa likod ng matandang lalaki. Natawa na lang si Cleo dahil mukhang gustong gusto sila ng mga tao dito para sa isa't isa. It's okay, ang ganda nga eh. Bagay mo cowboy, sad ni Cleo kaya nilingon siya ni Apollo. Napangiti na lang si Bert dahil ang cute mahiya ni Apollo. Namumula mga tenga niya na parang babae. Hindi pa ba tayo aalis? Tanong pa ni Cleo dahil handang-handa na siya. Sumakay ka na sa traktora, iha. Yan kasi ang sasakyan niyo papuntang farm. Sad ni Yaya Nelia saka tinurong isang sasakyan. Napatitig naman doon si Cleo dahil ang sasakyan nila ay open car. Ngayon lang siya makakasakay sa ganitong klaseng sasakyan. Saan ba siya hahawak dyan? Ang sasakyan nila'y ginagamit talaga sa pagbubukid. Maingay ang makina at mausok. Nauna lang sumakay si Apollo, sa kanya hinarap si Cleo para alalayan ito sa pag-akyat niya. Hold my hand. Anas ni Apollo sa kanya inilahad ang kamay niya sa harap ni Cleo. Hinawakan naman na ni Cleo ang kamay ni Apollo saka siya sumakay. Muntik pa siyang ma-out of balance kaya napahawak siya sa dibdib ni Apollo. Napatikhim na lang si Cleo saka siya lumayo ng kaunti kay Apollo. Naupo na silang dalawa. Pareho silang nasa unahan at nakakapit sa sandalan ng driver. Natutuwa naman si Cleo dahil ngayon lang siya makakasakay sa ganitong sasakyan. Nilibot niyang paningin niya sa paligid.
Napakaraming puno ng mangga at may mga taong nagaanin ang mga hinog na nitong bunga. Magandang umaga po, Sir Apollo. Bati ng mga nagdadaanan nilang mga tauhan ng farm. Lahat sila'y abala sa mga ginagawa nila. At dahil sa lawak ng manggahan nila, kakailanganin mo talaga ng maraming tao para mag-ani. Magandang umaga po, magalang naman ang sagot ni Apollo. Pareho nilang kinalimutan ang buhay nila sa Manila. They enjoy every moment here in Island. Panandali ang nakalimutan ni Cleo kung ano ba talagang nangyari sa kanila ni Apollo sa nakalipas. Ang ginawang pananakit at panluloko nito sa kanya. Totoo nang nararamdaman niyang kasiyahan habang namamasyal sa malawak na lupain ng mga Montero. Namamangha niyang pinagmasdan ng mga hinog na mangga. May bayan po bang lugar na to? Kuryosong tanong ni Cleo. Oo, iha. Pagbaba mo ng rancho ay doon naman ang bayan ng isla. Maliit lang ang islang ito pero masaya mga naninirahan dito kahit na malayo kami sa kabihasnan. Nagpapasalamat nga kami sa mga Montero, lalong-lalo na kay Sir Apollo dahil hindi nila binentang lugar na to. May mga foreigner at ilang mga businessman ang may gustong bilhin nito para gawing private resort. Pero mabuti na lang at hindi pumayag sa Sir Apollo. Hindi kasi namin alam kung saan pa kami maninirahan kapag pinaalis na kami dito. Pagkukwento ni Tatay Matyas, nilingon ni Cleo si Apollo. Matagal nang kilala ni Cleo si Apollo at hindi naman tinatanggi ni Cleo yung kabutihan na meron ng dating nobyo. The truth is my family wants these islands to be a private resort too, or to sell is sa mga interesado but I really like this place. I want to be here when I want to be alone. So I bought this place from my family kaya wala na silang pakialam dito. Dagdag ni Apollo sa kwento ni Tatay Matyas. Alam ni Apollo na natatakot ang mga tauhan sa isla na sabihin ang tunay na dahilan kung bakit si Apollo na lang ang dumadalaw dito. Napatango-tango na lang si Cleo. Ganun ba kamahal ni Apollo ang lugar na ito para hindi niya magawang isuko sa iba? Hindi na lang nagtanong si Cleo at nang humintong sasakyan nila ay nauna nang bumaba si Cleo. Nilapitan niyang ilang mga tauhan na nagbabalat ng mga mangga para matikman ang mga ito. Is it sweet? Tanong ni Cleo. Binigyan naman siya kagad ng mga tauhan ni Apollo ng nabalatan ng mga mangga at sausawa naging isang balaw na punong-puno ng sili. Naglalaway na tuloy si Cleo sa itsura ng sausawa nila. Tinikman na rin ni Cleo yung binigay sa kanya at napa-thumbs up na lang siya dahil matamis ang tanim nilang mangga. Hey, taste it! Hinarap ni Cleo si Apollo sa kanya sinubo kay Apollo ang nahiwang mangga. Naiilang naman si Apollo dahil maraming nakatingin sa kanila pero kinain niya rin ang binigay ni Cleo sa kanya. Masarap, di ba? Tanong pa ni Cleo kay Apollo na kinatango nito. Kumuha pa si Cleo ng mangga sa kasinausaw sa balaw at muling sinubo kay Apollo. Tila nahihiya naman ang umiti si Apollo at muling kinain ang binigay ni Cleo. Nagdadala ba kayo nito sa Manila? Anas pa ni Cleo dahil talagang masarap ang mangga. Parang ang wala kang malasahan na asim eh. Kapag hindi po namin napapaubos sa bayan sa malapit na lugar dito, nagdadala po kami sa Manila pero bihira. Sagot naman ng mga tauhan ni Apollo. Sabihan niyo ko kung saan store kayo nagdi-deliver para makabili ako. Anima pa. You can take some kapag bumalik ka ng Manila bukas para hindi mo na kailangan bilhin. Sad naman ni Apollo pero nahihiya naman si Cleo kung kukunin niya ng libre mga mangga. I can pay naman. Bibilhin ko na lang. Inilingan naman siya ni Apollo dahil kahit kunin pa lahat ni Cleo mga bunga ng mangga ay ayos lang. If you can pay, I can give. You don't need to pay, Cleo. Hindi naman lahat dadalhin mo eh. Wika ni Apollo sa kanya. Hindi na lang umimik si Cleo at pinagpatuloy niya na lang ang pagkain niya ng mangga. Halos katatapos niya lang kumain ng umagahan pero hindi niya matanggihan ang masarap na mangga. Naglalakad-lakad pa silang dalawa ni Apollo. Hindi naman mainit dahil malalaki ang mga punong mangga. Ang sarap mag-picnic sa ganitong lugar, malinis ang paligid at nakahilera pang mga puno. Kung ganun ikaw nang nagmamayari ng buong islang ito? Tanong ni Cleo na silang dalawa na lang ni Apollo magkasama habang naglalakad. Ganun na nga. May I know the reason why you can't let go this place? Kuryosong tanong ni Cleo. It's because this place is my comfort zone. When I feel sad, when I'm tired and I promise them that I will take care, the woman I want to marry. Hindi alam ni Cleo kung bakit bigla siya nakaramdam ng kirot sa dibdib. Nakukuryoso tuloy siya kung napunta na ba rito si Ivory. Maganda naman talagang taguan ang lugar na ito kapag gusto mong takasan ang magulo mong mundo. Ikaw pa lang ang babaeng nakakapunta rito na hindi Montero. Kaya ganyan na lang reaksyon nila. Sinabi ko kasi sa kanila na ang unang babaeng dadalhin ko dito ay ang girlfriend ko. And then you visit her unexpectedly at naitaon pa nandito ako. Dagdag pa ni Apollo. Ibig sabihin hindi pa nakakapunta si Ivory rito?
Alam ba ni Ivory na taguan ni Apollo ang lugar na to? Is Ivory know about this place? Tanong pa ni Cleo. No, sa pagkakaalala ko, ikaw palang sinasabihan ko tungkol sa islang to. I promise you before that I would take you here, pero hindi na nangyari. Napatitig si Cleo kay Apollo. Siya bang babaeng tinutukoy ng mga tauhan niya dito? Talaga bang pumasok na sa isip ni Apollo noon na si Cleo na pakakasalan niya? Pero anong nangyari? Bakit niya piniling lakohin si Cleo? Wala naman silang naging problema ang dalawa. Apollo promised to her that no matter what happened, ilalaban nilang relasyon nila. Maraming katanungan sa isip niya pero nagsisimula pa lang siya sa paghihiganti niya sa mga Montero at sa paghuli sa taong gusto siyang patayin. Nang makarating sila sa farm ng mga gulay ay namamahang tiningnan ni Cleo yung mga taniwan nila ng gulay. Napakahaba at napakalawak. I still have a reason why I can't let go of this place. Someone told me that she wants to live in a place like this. Malawak na lupain na maraming mga kabayo talagang hayop. Malawak na taniman, a place na wala sa syudad. Dagdag pa ni Apollo. Tuluyan na napatitig si Cleo kay Apollo. Siya bang babaeng palaging tinutukoy ni Apollo? Siya bang mahiwagang babaeng bukang bibig ni Apollo? Sa pagkakaalam ni Cleo, siya pala ang nagiging girlfriend ni Apollo at sinabi niya rin kay Apollo, ilang taon na nakakalipas sa lugar na gusto niyang tirhan pagdating ng panahon. Gusto niyang manirahan sa tahimik na lugar. Maraming tanim na gulay at mga prutas. Mga alagang hayop, lalo ng kabayo dahil gusto niyang sumakay doon. Yun ang pangarap ng munting puso niya noon. Sa pagkakaalala ni Cleo, first year college sila nasabihin niya yun kay Apollo. Nang lingunin ni Apollo si Cleo, mabilis na umiwas ang tingin si Cleo. Kunwari nakatoon ang paningin niya sa mga tagapangalaga ng mga taniman. Bakit pa sinasabi ni Apollo ang lahat ng mga ito? Then why did you cheat on me? Why did you hurt me? Hindi na mapigilan tanong ni Cleo dahil alam niya siyang binabanggit na Apollo. Hindi siya manhid para hindi malaman na siyang babaeng sinasabi ni Apollo. Hindi umimik si Apollo. Mawawalan ng kwentang ginawa niya kapag sinagot niya ang tanong ni Cleo. Alam niya matagal ng laman ng isipan ni Cleo ang tinanong niya. Ngayon kay Apollo pero hindi alam ni Apollo kung paano yung sasagutin. Mukha namang maayos na silang dalawa, hindi ba? Mukha namang maayos na si Cleo at nakalimutan ng nakaraan kaya para saan pa para sagutin niya ang tanong ni Cleo. Alam niyang masasaktan niya na naman si Cleo kapag hindi niya ito sinagot, pero ito ang kailangan. Kuya, ito na po yung kabayo niyo. Agaw atensyon sa ni Dino, daladalang kabayong pinapakain ni Apollo kahapon. Napakatangkad nito, talagang napakagandang kabayo. Nilapit na ni Dino ang kabayo kay Apollo, kaya tuluyan na niyang hindi nasagot ang tanong ni Cleo. Napabuntong hininga na lang si Cleo at naipilig niya na lang ang kanyang ulo. You want to ride? Baling ni Apollo kay Cleo, tiningnan naman ni Cleo ang kabayo at hindi niya alam kung paano ba siya makakaakyat ng hindi nalalaglag. Umalis naman kaagad si Dino kaya silang dalawa na lang ulit ni Cleo magkasama. Don't worry, I'll take care of you. Saad ni Apollo, lumapit naman si Cleo kay Apollo tinapos ang katawan ng kabayo. Napangitin lang siya dahil matagal na niya itong gustong sumakay sa kabayo. Pinangako sa kanya ni Apollo noon na siyang lalaking aalalay sa kanya at makakasama niya sa pagsakay sa kabayo. Sinong mag-aakalang tutuparin pa rin niya yun nang hindi sinasadya. Humawak na si Cleo sa bakal na nasa batok ng kabayo. Hinawakan na rin siya ni Apollo sa bewang niya para alalayan siya sa pag-akit niya. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Cleo nang makasakay na siya sa kabayo dahil natatakot siyang baka biglang tumakbo ang kabayo nang wala siyang kasama. Sumakay na rin si Apollo at napapalunok na lang si Cleo na maramdaman niya ang mainit na katawan ni Apollo sa likod niya. Pigil lang hininga ni Cleo na maramdaman niya ang paghinga ni Apollo nang kunin niyang tali ng nasa harapan ni Cleo. Just hold there and don't be afraid. I'm here. Saad pa ni Apollo habang nasa gilid siya ng mukha ni Cleo. Tila bata naman tumangon si Cleo. Tama bang desisyon niyang sumakay sa kabayo ngayon kasama si Apollo? Samantala namang palihim na kinukuha ni Dino ng litrato si Cleo at Apollo. Nang matapos sa pagkuha ng litrato si Dino, tinignan niya mga kuha niya. Bagay na bagay talaga silang dalawa. Nakangiti niya Saad lalo na makita niyang may isa siyang magandang kuha. Diretso nakatingin sa isa't isa si Cleo at Apollo na tila ba in love sa isa't isa. Yeah! Anas ni Apollo. Napigpit ng kapit ni Cleo sa hinawakan niya na maglakad ang kabayo. Tila nakayakap din si Apollo sa kanya dahil siyang may hawak ng mga tali ng kabayo. Do you want to see the whole rancho? Tanong ni Apollo. Can I? Anas naman ni Cleo. Of course you can. Mabagal lang naman ang paglakad ng kabayo ni Apollo dahil alam niya natatakot at kinakabahan pa si Cleo dahil itong una niya pagsakay ng kabayo. Napapangiti na lang si Apollo dahil makalipas ng isang taon na huli niyang dinalawang rancho ay magkakaroon pala siya ng magandang memory sa lugar na ito. Kasama ng babaeng una niyang minahal. Habang tumatagal ay ini-enjoy naman na ni Cleo ang pagsakay nila sa kabayo. Pinagmasdan niyang magandang kapaligiran, kita niya rin ang payapang dagat na hindi rin kalayuan sa kanila. Nakarating na silang dalawa sa field ng mga alagang hayop ni na Apollo. Nagkaalat ang napakaraming tupa, kambing at mga baka.
Abala silang kumakain sa sariwang mga damo. It's so beautiful, usal ni Cleo. Napapangitin lang naman si Apollo dahil masaya siya na nagustuhan ni Cleo yung lugar na ito. Lumaki sa marangyang pamilya si Cleo. Lahat ng gusto niya nakukuha niya ng walang kahirap-hirap. Spoiled brat nung mga college sila. Pero sino magkakalang katulad niya yung nangangarap lang na simpleng buhay. Tumira sa ganitong katahimik at liblib na lugar. Do you want to enjoy your ride? Gusto mo bang patakbuhin ko na mas mabilis ang kabayo? Tanong ni Apollo. Mabilis naman tumango si Cleo dahil gusto niyang maranasan yun. Hiya! Malakas ang saad ni Apollo, dahilan para tumakbo ang kabayo. Napapikit na lang sa takot si Cleo at imbis ng bakalang hawakan niya, kamay ni Apollo'ng napahawakan niya. Open your eyes, I promise you will enjoy it. Saad ni Apollo. Dahan-dahan minulat ni Cleo mga mata niya, pakaramdam niya kasi malalaglag siya sa bawat paghakbang ng kabayo. Malayang lumilipad ang mga buhok niya, hindi pa naman nakatali mga ito kaya tumatama siya sa mukha ni Apollo. Nang maimulat ni Cleo mga mata niya ay muli siyang napangiti. Hindi kalaunan ay nagugustuhan niya ng mabilis na pagpapatakbo ng kabayo. Ramdam ni Cleo madalas na pag-angat ng isang kamay ni Apollo. Nilingon ni Cleo si Apollo at nakita niya tumatama sa mukha ni Apollo ang mahaba niyang buhok. Mabuti na lang at may daladala siyang panali ng buhok kaya tinali niya na muna ang buhok niya para naman hindi tumama sa mukha ni Apollo. Nang matapos siyang itali muli niyang nilingon si Apollo pero sakto naman ang paglapit ni Apollo sa mukha ni Cleo para sana hawakan ulit ang tali na binitawan niya. Nalaki ang mga mata ni Cleo nang tumamang labi niya sa labi ni Apollo. Mabilis niyang ibinalik ang paningin niya sa harap. Ramdam niyang pag-iinit ng kanyang pisngi dahil sa kahihiyan. Marie naman nakatitik si Apollo sa likod ng ulo ni Cleo. Sa tagal ng panahon, ngayon niya lang ulit naramdaman ang malambot na labi ni Cleo. Do you want to try? Wika ni Apollo kay Cleo sa kapinahawak ang isang tali. Try it, dito lang ako sa likod mo para alalayan ka. Dagdag pa ni Apollo. Tiningnan ni Cleo ang mga tali tinawakan yun. Patuloy pa rin naman ang pagtakbo ng kabayo sa tamang bilis. Hawak-hawak ni Cleo mga tali para turuan ni Apollo si Cleo kung paano magpatakbo ng kabayo hinawakan niyang kamay ni Cleo. Just do this. Aniya sa kapinaalo ng tali para mas lalong bumilis ang pagpapatakbo ng kabayo. Ginawa naman ni Cleo mga turo sa kanya ni Apollo. Dahan-dahan naman binitawan ni Apollo mga kamay ni Cleo para hayaan itong patakbuhin na mag-isang kabayo. Malayo-layo na rin ang nararating nilang dalawa na akit na nilang maliit na burol sa isla. If you want the horse to stop, just pull the rope. Turo pa ni Apollo bago sila makarating sa isang puno sa burol ay ginawa ni Cleo turo sa kanya ni Apollo. Tuwang-tuwa siya nang huminto rin sa pagtakbo ang kabayo. Tila ba hindi makapaniwala na gawa nga niya. This is fine, tumatawa niya saad. Nauna nang bumaba si Apollo at pinalakad pa ng kaunti ang kabayo para maitali ito. Binitawan na rin ni Cleo ang tali tumawak sa balikat ni Apollo para makababa na siya. Nakahawak naman si Apollo sa magkabilang bewang ni Cleo at bahagya itong binuhad para makababa. Hinaplos ni Cleo ang katawan ng kabayo. Kahit papano'y nahihil ng inner child ni Cleo. Naupo na siya sa ilalim nag-iisang puno sa burol. Sinandal niya likod niya sa puno at pinikita mga mata. Dinadamang masarap na simoy ng hangin. Para bang inihelikan ito sa pagtulog. Matapos itali na Apollo ang kabayo, tumabi na rin siya kay Cleo. Ang dapat na gagawin niya rito i-check lang ang lahat at kamustahin ang pagpapatakbo nila sa rancho. Ayaw pa niyang pumunta noong una, pero hindi niya naman nakalain na she will enjoy this place. Thank you for letting me to do this. I really enjoy staying in this place. Wika niya kay Apollo. Minulat na ni Cleo ang mga mata niya, tiningnan si Apollo. You can go back here anytime and if you want to ride a horse, just tell me so I can guide you. Ngumiti si Cleo. Mukhang hihilingin niya talagang bumalik dito sa lugar na to kapag nagkaroon siya ng oras. Sobrang tahimik, sariwang hangin ang malalanghap mo kahit na sa maikling panahon nakalimutan nilang mga problema. Muling pinikit ni Cleo mga mata niya dahil talagang tinatangay na siya ng hangin sa pagtulog. Nakaupo lang naman si Apollo sa tabi ni Cleo at pagkalipas ng ilang minuto, napating siya kay Cleo nakpasandal sa balikat niya. Hinaplos ni Apollo ang pisngi ni Cleo malapit niyang natitigan ng mukha ng babaeng minsan niyang minahal. Mahimbing na natutulog si Cleo at hindi naman niya ginising si Apollo dahil nakakaantok talagang ihip ng hangin. Hindi naman masyadong mainit dahil nasa ilalim sila ng punong at mahangin din sa pwesto nila. Hinihilig na rin ni Apollo ang ulo niya sa ibabaw ni Cleo. Hindi na maalis ang ngiti sa kanyang labi simula na makasama niya si Cleo sa lugar na to. Kahit matagal na mga pangako niya kay Cleo natutupad pa rin niya yun kahit na hiwalay na silang dalawa. Ilang minuto lang din ang nakalipas na makatulog na rin si Apollo. They spent their time sleeping together under the acacia tree. Pareho silang tulog habang nagpapahinga rin ang kabayo nila. Makalipas ang ilang oras ay sumunod sa kanila si Dino para sana tawagin silang dalawa at kumain ng tanghalian. Nang makita ni Dino ang posisyon ni Cleo at Apollo habang natutulog inilabas niya ang kamera niya para kunan ang litrato ang dalawa. Mag-aalauna na pero nahiya naman siyang abalahin ang pagtulog ng dalawa kaya bumalik siya na mag-isa sa rancho.
Hindi mo pa kasama sila, Apollo? Tanong ni Nanay Nelia. Hindi ko na po sila ginising dahil mukhang mahimbing ang tulog nila. Nasa burol po silang dalawa't nagpapahinga. Kakain lang po yung mga yon kapag nagutom na sila. Sagot niya naman. Sila-sila na lang munang kumain at pinagtabi na lang nila ng pagkain sina Apollo at Cleo. Magawa pa kayang paghigantihan ni Cleo si Apollo. Ngayon tila ba ibang nararamdaman niya sa tuwing malapit sa kanyang binata? Magawa kaya niyang labanan ang bugso ng kanyang damdamin, alang-alang sa kanyang plano na alamin ang taong nagtatangka sa buhay nila ng anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.